Isa sa mga tinawag na legendaring motor noon, itong Suzuki Smash. Hindi lang dahil matipid sa gasolina, dahil malakas na rin yung makina niya. Kaya dito nga pala sa video to, ipapakita ko sa inyo yung magiging transformation nitong nabili kong budget mila Suzuki Smash. Bali, ganito nga pala yung naging istorya kung paano ko nakuha to si Project Smash. Inoffer kasi sa akin to ng isang follower ko na pabayaan na raw kasi. At dahil presyong kalakal niya lang naman kasi sa akin to binigay, kaya pinuntahan ko na rin agad kahit medyo ginabi na. Konting sipat-sipat lang din sa unit, tapos noong nakita kong legit naman yung mga papel, kinuha ko na rin agad. Bali, 2 taon nga pala tong hindi nagamit. Sa food cart kasi nakakabit to, meron siyang kasamang sidecar. Ganitong klaseng condition kasi talaga yung gusto kong kunin, yung napabayaan o kaya nabagak. Tapos susubukan kong papugi sa abot ng aking makakaya. Kaya kung may natamba kayong motor, lalo na sa scooter, pwede nyo ako i-message, baka sakaling mapagkasunduan natin. Kaya kinabukasan nga pala, dumiretso na agad ako sa garahe para maipakita ko sa inyo na mas maliwanag kung anong klaseng condition ito ni Smash. Dahil nilagyan nga siya ng sidecar, kaya meron to mga welding dito sa batalya, dito sa harapan, tsaka sa gilid. Bale, yung ginagawa ko nga pala ngayon, tatanggalan ko ng kaha dito sa magkabilaang gilid para masilip ko yung condition ng karburador. At isang kaha pangalan na babaklas ko, ito na nga pala yung mungad sa akin. Grabe, sobrang dumi ng loob. Dahil doon nga pala to nakatambak sa may farm, doon sa may bakanting lote, kaya naging ganito yung itsura niya, maraming talsik ng puti. Sadyang naubusan lang siguro ng pondo yung dating may-ari nito, kaya hindi na naipagpatuloy yung pagnenegosyo ng food cart. Kaya naisipan niya i-alok na lang sa akin para at least kahit papano mapakinabangan tong motor. At dahil nasa listahan ko din to simula nung nagkaroon ako ng project bike series, noong inoffer niya sa akin, pinuntahan ko agad. Marami na rin kasing kwento na isa daw to sa mga legendary, dahil kahit 15cc lang siya, tumatapat sa 125. Pero hindi naman dahil sa speed, kaya ako kinuha to. Kinuha ko talaga to dahil gusto ko nito dati. Ang problema ko lang noon, wala talaga kasi akong pambili nito, kaya hanggang tingin na lang. Kaya dito na lang ako babawi sa project bike series ko para at least kahit papano magkaroon ako ng mga pangarap ko ng motor dati. Pero mamaya na ulit ako magkukwento. Balik muna ulit tayo dito sa mga binabaklas ko na pyesa ni Smash. Natanggal ko na nga pala yung magkabila ang tornilyo nitong airbox, kaya nahugot ko na rin. Kaya pati itong mga sakit ng carb, hindi ko lang sigurado kung auto chok to, hinugot ko na rin parehas. Pati yung 2 tornilyuhan nitong manifold dito sa carb, tinanggal ko na rin para masilip at malinisan na natin. Ito lang kasi yung suspecha ko kung bakit ayaw mag-start nito. Malakas din naman kasi yung kuryente tsaka yung kompresyon. At habang unti-unti ko na nga nababaklas yung carb, dito parang medyo napapakamot ako. Stock up na kasi yung piston nito. Kung di mo kasi pupwersahin, hindi talaga siya mauhugot. Dumikit na kasi sa loob. Pero para kahit papano makamenos tayo ng gasto, sisilipin ko pa rin kung pwede pa rin magamit yung karburador. At ito na nga pala yung sabi sa hula, sa dami kasi ng project bike ko na nabagak, ito lang yung kakaiba. Para na kasing may factory ng Tokwa dito sa loob ng carb, yung dating gasolina kasi na nandito sa ilalim, namuti na, tapos namuo. May factory na ng Tokwahan dito sa loob. Ayan o. Parang may Tokwa, no? Ayan yung itsura nyo. So medyo stock up na rin yung piston niya rito sa loob kanina nung chinek ko. Hindi ko sure kung maayos pa natin to, pero tatry muna natin linisan. Baka sakaling umubra pa, tapos sasalpak ulit natin para makita natin kung tatakbo. Pero kung ayaw talaga, no choice, kailangan ng palitan ng bagong carb to. Kasi tingnan nyo naman yung condition niya, grabe talaga. Sa punto nga pala na to, medyo nawawalan na ako ng pag-asa. Pero kahit papano, sinubukan ko pa rin solusyonan yung problema nito. Pero parang gasoline truck tong loob, hindi kasi talaga talaban, ayaw matanggal. Kaya ang ginawa ko nga pala rito, kumuha ko ng flat screw, tapos mano-mano kong kinut ko. Pero may mga part talaga na matigas na, ayaw matanggal. Kaya dito sa part na to, medyo na game over ako. Siguro mas magandang palitan ko na lang to. Kaya baka meron kayo naitabing gantong pyesa nito ni Project Smash, kahit bilhin ko na lang sa inyo. Medyo masakit din kasi talaga sa bulsa, lalo yung mga branyo ng ganito. So ito nga pala, change plan tayo dito sa carburetor. Hindi ko natsatsaga yung linisin kasi yung ibang nasa loob yung mga puti, ayaw na rin matanggal. Aba kasi linisin natin tapos ikabit natin, sabay mamalya rin, sayang din naman. So plano ko rito, magpapalit na lang tayo ng bagong carb. Kaya next plan ko nga pala rito, tinuloy ko na lang pagbabaklas ng kaha para malaman ko rin kung ano yung mga piyesang kailangan palitan dito sa loob. Yung pangalawang problemang na-encounter ko rito, yung tornilyo ang kasi dito sa loob ng compartment, yung nasa ilalim, bilog na. Pero dahil kasama naman to sa papalitan kong piyesa, pinuwersa ko na rin kahit medyo masipak na yung ilalim. Tinanggal ko na nga rin pala yung 2 tornilyo nitong grab bar, tatanggalin ko na rin kasi itong gasta. Sinabay ko na rin tanggalin yung mga screw nitong side pairing
rin dito sa ilalim para mahugot natin to. Isang buwan kasi yan. Noong nag-post nga pala ako dito kay Project Ismas, napakaraming nag-comment. Kung kayo yung tatanungin ko, anong concept yung gusto nyong gawin natin dito kay Project Ismas? Para kasing kahit anong concept yung gawin ko rito, siguradong babagay. Pero syempre doon lang tayo sa budget meal build. Wala din naman kasi tayong ganong kalaking budget para dumiin ng bahagya. Medyo kumapit na nga pala yung host nito, kaya kinater ko na lang. Nadala na kasi ako dito dati, kakapwersa ko. Paghata ko ng host, tumama sa mata ko yung gasolina. At dahil nahugot na nga pala natin yung host papuntang fuel ka, kaya nahugot ko na rin tong tanke. Pati nga pala tong rubber clip nitong taillight, medyo durog na rin, kailangan na rin palitan. May mga pyesa na nga pala ako nabili rito para kay Project Ismas, pero marami pa rin kulang. Kaya sa mga susunod natin na video, ipapakita ko sa inyo kung saang branch ni SSL tayo bibili ng pyesa nito. At dahil halos lahat ng kahapala ni Project Ismas na baklas na natin, unti-unti ko na nakikita yung loob. Mukhang hindi lang talaga sa gastos mapapalaban, pati sa linisan, grabe kasi yung dumi nito. Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung bakit daw minsan ang tagal ko mag-upload, ito na po yung kasagutan sa mga tanong nyo. Di rin kasi talaga biro bumuo ng motor, lalo kung ganitong klase yung condition. Tapos sasabay pa yung pahirapan na maghanap ng pyesa, tapos yung mabibili mo hindi rin plug and play, karamihan kailangan gawa mo pa ng diskarte. At kasalukuyan ko na nga palang tinatanggal yung tornilyuhan nitong gauge para mahugot na natin to. Nakakabit pa nga pala yung speedo cable dito sa gauge, kaya tinanggal ko na rin. Nakaroskas lang naman yan, kaya pipihitin lang natin hanggang sa matanggal. At karamihan nga pala sa mga sakit nito, puro naglutungan na, kaya medyo pahirapan na rin tanggalin. Pero hindi na rin masama, dahil 2012 model pa to, normal lang na maging ganito siya. Nakababad lang kasi to sa labas, rain or shine, kaya siguro naging ganito na yung condition nito. Tanggal ko na nga rin pala yung throttle cable, plano ko na kasing tanggalin tong buong harness nito. Sira na nga rin pala yung battery nito, kaya hindi ko sigurado kung gumagana pa ba yung wirings niya. Natambak lang naman daw kasi talaga to, yun lang yung issue nito, kaya hindi na talaga tumatakbo. Yung tornilyuhan naman ng ignition coil, yan lang yung tinatanggal ko ngayon, dito lang yun sa magkabila ang gilid. Pati nga pala yung susian nito, basag na pala tong gilid, pero papalitan ko din naman yung susian sa upuan, kaya okay lang din. Tinanggal ko na nga rin pala yung tornilyuhan nitong stay bracket, dahil dito nakakabit yung mga wirings nito, para mahugot ko na tong buong harness. Kahit medyo madungis tong wirings nito, ang nakakatuwa rito, walang ibang nakatap na wire, siguro okay pa talaga to. Kaya sunod ko nga pala tatanggalin, ito naman preno sa harapan, inuna ko nga pala tanggalin tong bracket ng hose. Medyo maganit na rin pati yung tornilyuhan nitong caliper, sa sobrang tagal siguro na hindi natanggal, medyo may kalawang na rin yung ibabaw. Buti na lang walang galit to, nakisama, dahil isang persahan ko lang, pagtunog, natanggal din agad. Ito talaga isa sa pinakamasarap na pakiramdam, yung isang pihit mo lang natatanggal, hindi na bumibilo. Karamihan kasi nang nabuo kong project bike, lalo kapag medyo luma, pag pihit mo ng tornilyo, kusa na lang nabilog, buti ito hindi. Kaya nung natanggal ko yung tornilyo nitong fender, tinanggal ko nga pala itong pinakaharapan, tapos sinunod ko rin dito sa fender bead. Dahil pagre-repaint yung plano ko sa next video, kaya kailangan tanggalin yung ibang piyesang nakakabit dito, at tatanggalin ko ngayon yung tambutso naman. Halos hindi mo na makita yung lock nut nitong tambutso dahil sobrang kapal ng putik sa ilalim. Pero madali na yung gawan ng paraan, wag lang talaga bibilog o kaya punong-puno ng kalawa. At ito nga pala yung pinakahuling kahan na babaklasin natin, itong rear fender. Medyo hinuli ko kasi talaga to dahil nakakabit to dito sa loob ng shock. So ito na nga pala yung pinaka bagong project bike natin ngayon. So ito kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, literal na mapapalaban na naman tayo kasi kita nyo napakadaming alikabok kasi nito, hindi lang alikabok, may mga putik din siya na namuo dito sa may bandang sprocket. Tapos ito may mga welding yung batalya niya kasi dati itong ginawang ano, food cart, parang maano ata ito, mga tugtog, mga fishbowl, kikyam. Pero nasa 2 years daw itong natambak, kaya ganito yung naging itsura niya. Pero sa makina naman ito, all goods, kaya lang hindi natin napai-start ngayon kasi yung carb, mukhang mapapalaban tayo doon. Tingin ko mas maganda na palitan na lang natin kasi napakarami ng namuong gasolina, parang naging toko na in low. So yun, pansamantala dito muna nagtatapos yung day 1 nito ni Project Ismas kasi ang target ko lang talaga dito ay matanggal ko lahat ng kahang nakakabit sa kanya para makita ko kung anong klaseng condition nitong mga panloob niya. So ayun nga yung bumungad sa atin, napakarami natin gagawin dito. Siguro bukas ang gagawin natin, ihiwalay na natin itong makina, lilinisin natin. Sabay diretso, refresh na rin itong head niya para siguradong okay na okay. So, kita-kits tayo sa susunod na episode, din lang, ride safe. Alright.